Hola, lala, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Channel Reds at andito po tayo ngayon sa nasa update nitong ating proyekto ng ating lungsod ng Manila. Ito po yung ating tawag nating field hospital, Manila COVID-19 field hospital. Dito lang po yung nakatayo sa may Acrino Grandstand. So nakita nyo mga kaibigan, itong mga putings po dito, ito po yung mga paanan nitong ating mga container van is madami-dami na pong nalagyan at madami-dami na pong lalagyan na lang ng semento. So nakikita nyo ngayon mga kaibigan, ayan, papakita ko sa inyo ha. Ayan, so nakita nyo ngayon sa paligid na yan, meron ng mga semento yan sa loob ng kalahati kasi madagdagan pa yan babasa-basa pa konti. So nakita nyo, ayan, ito po yung mga puting sa sinasabi ko. Ito po yung hulmahan kasi ito, itong sa labas nakita nyo, itong brown na yan. Ayan po yung hulmahan, so maging output niya ito po. Ayan, yan ang ating mga puting sa tinatawag nila. So anyway mga kaibigan, parang ganito lang po yan sistema sa paggawa ng bahay. Ang gagawa kayo ng pader. Yan, ginagamit din yan. So paggawa po ng paa ng bahay, yan din po yung panimula. So ngayon, sa mga kaibigan, nakita nyo po, ito po ang ating area dito is kahit pa paano po marami-rami na po nagawa. Nakita nyo ha, papaikot ko ha, ayan, ang dami na po. So hanggang dito lang yan sa may tubo na yan. So hanggang dun. Actually, yung iba may mga putings na, iba meron na, ayan, nakasimentado na. Ayan, at ito, papakita ko sa inyo kung paano ginagawa yan. So ayan, sa may Acrino Grandstand lang to ha, malapit na to sa may Ermita Police Station. So ayan, itong mga makasama natin nakapula, sila po yung mga contractors dito. Sa ngayon po, nakikita ko din yung Trilex, nandun sila. At nandito din ang ating City Electrical Division para po sa pailaw sa gabi. Kasi hanggang alas 2 po sila naman din araw nagtatrabaho at nagpapahinga din naman ng mga ilang oras. Then resume na naman kinumagahan. So ayan, sa nakikita nyo po, ayan, sila po ang gumagawa nyan dito ng mga putings na yan. So pag nakapula po, sila po yung mga contractors natin, mga idol. Ayan, sabi, pakita ko sa inyo kung paano ito ginagawa. Ayan, so ito mga kasama natin mga kapula dito, masisipag to. Kahit mainit po yung araw, eh, tuloy-tuloy yung trabaho. Kaya pagdating ng 2 months, kasing puti ko na rin sila. Tama ba nga, boss? Maputi pa. maputi pa. So ayan na. Bagong buhos lang po ito. Bubuhusan pa. Oo, bubuhusan pa nga. So, di ko sali dito sa buhin. Panunuri lang natin sila. Kasi may trabaho yan sila. At may nahabol lang silang schedule. So, ayan ingat kayo mga boss. So, ayan, tuloy-tuloy po tayo sa ating pag-update doon sa may container. So, sa nakita nyo po dito po sa ating field hospital at nakita, malapit lang po ito kasi 60 days lang po ang limit na paggawa nito. Ayan, dapat mabilisan talaga kasi 60 days, so kailangan may hahabulin. So ayan, sa dulo po nakita nyo meron pong crane doon. Yung crane po, yan po yung pinakita ko last time sa update ko dito. Yun yung naghahakot dito ng ating mga container doon sa gilid kasi doon po yung ginagawa yung pag-aayos nitong container. Kasi itong mga container po, sarado po to, close po lahat to. So ngayon nilalagyan lang po siya ng butas. So ginagawa ng bintana, ayan, nilalagyan ng daanan, mga pintuan. Ayan po ito, tatlong container po to pinandidikit-dikit. So isa, dalawa, tatlo. So ito yung naging output sa loob. Ayan, so papakita ko sa inyong loob ha. Ayan, ito po, nalagyan na po ng mga panel to. Ayan. So ito yung magiging itsura nya pag natapos na. So lalagyan siguro ng ano to, mga sliding doors or depende po sa style, di ko kasi nakita doon. So ang ginagawa dyan, inaasitilin lang po yan para madali pong mabutas o matanggal itong mga kailangan na tanggalin. Ayan ang mga handle o tinatanggal. Ayan yung mga unnecessary, tinatanggal po yan. So ayan mga kaibigan, ito po yung mga kaibigan natin nag-acetylene. Ayan sila ni kuya.
Ayan. Tapos napansin niyo mga kaibigan na ito po yung putings, di ba? Ayan. Ito po yung mga putings na nakita niyo last night, kanina na pinakita ko. Ayan po, meron na po 'yan. Ayan oh, sa ilalim. Tingnan niyo. Balanse po 'yan. Di ba? So, nakaangat po ito sa lupa. So, para pag may malakas na ulan o magkatubig-tubig man, hindi agad akit sa taas. So, ayan sa nakita nyo, sila ni Kuya pinapalitada ata ito, pinipix sila itong puting. So, itong panan. Ayan, so, ayan. Nime-welding lang po yan. Ayan. Ayan, sa nakita nyo. So, dikit-dikit lang po ito, lahat. Dikit-dikit lang po ito, lahat-lahat. So, sa nakikita nyo, ilan na po yung nagawa dito, marami na. So, ito po yung ginagawa nila na mga na ano na na putol na acetylina. So ito na yun. So ito na yung trash. Ayan. So si Kuya, ayan, nilalagyan na po ng simento. So pinaflat na po yan. So ito makabigay, dikit-dikit na ha. Sipin nyo ha. Ito po, sa kabilang side, wala pa po to. So ginagawa pa lang to. So sa dun sa kabila, ginagawa din. Pagdating dito, tiyadagdagan na lang at inaayos. So ayan, naipapakita ko sa inyo more and more. Ito po yung loob ha. Kung papakita ko so talaga sa inyo tsura ng loob kung anong meron dun. So ayan, amoy yan po. Amoy ano? Amoy sunog. Ayan. Yan po nakasitilin yan. Ayan o. Ayan o, nakasitilin sa yan. Ito po yung ayan, yun yung mga tapon na. Ito yung mga lock. Ayan. So ito po ang sitwasyon dito sa loob. Ayan. Oh, ayan ang loob, ang laki, di ba? Ayan. So meron na rin po nga railing sa taas para po sa ventilation po, for sure yan. Para po hindi po masyadong mainit, nalagyan ng ano sa taas yan. Parang cover dyan para at least sa loob. Kasi aircon naman to lahat eh. Kaya saan nakita nyo, ang ganda pala nito pag ganitong gawang bahay, no? Parang napaisip ako, pwede palang ganito. Paggawa ko ng bahay. Kuya, ang ganda pala ito gawing bahay, no? No? Ayan si Kuya. Kuya, ka ba nag-ano dito? Nag-acetylene? Ayun. So Kuya, ito, tinatanggal to. Wala na't mga ano na yan, mga sobra-sobra. Kasi isa magdugtong na si Buabangga. Ah, okay. So tatanggalin yan. Okay. Pero ito Kuya, may iwan to. Oo, may iwan. Ah, may iwan yan. Kaya kasi pag-aaral siya ng pagpalikit. Ang ganda pala ito Kuya, pag ito yung paggawang bahay mo, dikit-dikit mo, tatlo pala, malapad na pala, no? Malapad yan. Tsaka ito, di ba ito Kuya, yung container, mura na lang to. May mga 20, sobra siguro isa, no? Alaga? Oo, oh, ito lang, itong container lang, ha? Oo. Ang alam mo kanina yan, mag-dalawan na ano. Yung isang container? Ang mahal pala niyan? Pero kung ito, mas matibay pa sa semento to, ha? Matibay? Oo, kung ano, ganda pala itong gawing bahay, parang gustong-gusto kong magaya itong... Kahit dalawang palapag Kuya, pwede, no? Paano mo yan? Dalawang container, tapos gawin mo tatlo. Tatlong ganito, tapos tatlo din. Galing, pwede. Parang naisipan ko to. So, I hope na magkakaroon tayo ng budget para sa paggawa niyan. So, anyway, yun nga. Ito po yung update natin. Tuloy-tuloy lang po ang patutrabaho ng ating mga kababayan dito. Ito ang ating mga construction workers, ang ating mga taga-Itag engineering. Tuloy-tuloy lang po ang pagtatrabaho dito sa Maya Quirino Grandstand. Ayan, sa dito sa part na to, wala pa po itong mga putings, wala pa. So, ano pa to, butas pa lang, na nakita nyo. So, anyway, ayan po yung crane natin. Nakagawa na po ito ng bintana. So, lalapitan natin. So, itong crane natin, itong crane natin pala, hindi nakagawa ng bintana. Itong crane natin, carry na nitong ating container galing dyan, dadalhin po yan doon kasi ito po ay meron na siyang bintana o butas, napansin nyo ha. So lalapitan natin yan. Ayan. So ayan, ito mga putings to. Ayan. So basa pa to iba kasi yan, may ano pa. So yan po yung crane natin, papakita ko sa inyo. So yan po, finished product na po yan. Ito po yung finished product na dito nagawa. So dadalhin na po yun doon for final, ipapatong. At siguro siyempre ayusin pa, ilalagay pa yung anong mga dapat ilalagay. So marami pa yan, so container pa lang yan. Kumbaga
nag-design pa lang, nagbutas pa lang yan. Hindi pa yan totally na 100% na kung ano-ano. Kuya, so anyway, ayan, ito po yung ating crane. So, mga kabigang, panoorin natin. Ah, okay, ito po yung itsura itong nakargan ng crane natin ngayon. Boss, maganda nga po. Tuloy-tuloy lang ah, sipag ah. Ano yan, hanggang madaling araw? As 12, at least, papahinga din yung konti. Ingat kayo ha. So ayan, nakabigyan yung mga ating si Kuya driver. Ayan, si Kuya tigbabantay dito. Ayan, ito po yung itsura nitong ginawang container. Ito na po, nabuksan na po itong harap dito. Meron na pong frame ng pintana at saka pintuan. So ayan, kakarga niya, dadalhin na yun doon sa kabila. So nakabigyan dito tayo sa may mga gumagawa ng frame. Ayan o, nakita nyo o. Ayan na, meron na dito. O, sige, ang ganda, di ba? Ang ganda pala lang itong gawing bahay. Parang gustong-gusto ko talaga ito. Parang na-enjoy ako sa ganito. Parang, di ba? Ang galing. Pwede. So, ito yung magiging bintana niya. Ito. O, di ko alam, ito, bintana ito. Ito. Yan, so, magiging bintana ito. Ito, so, ipin ko yung aircon ito. Lagyan natin ng aircon. Ay, doon ko lang setup niya. Basta, yun. Ayan si Kuya, nakasakay sa plate. Papakita ko sa inyo si Kuya, nakatagal kaya, ayun o. Ayun o, diba? Ang kulit. Ayan, nakasakay si Kuya sa crane. Para yung crane naman, ikakarga naman dun sa trailer. Sa ating truck nyan dyan mamaya. Ayan, siguro tapos na yan, nagawa na yun. So dito naman tayo sa may gumagawa ng ano. Ayun, dito pala ginagawa yan. Ayan, papakita ko sa inyo mga kabigyan ko nang ginagawa na dito. So, sila pala gumagawa nung frame nun kanina. Anong tawag niyan pare? Fabrication dosing. Ah, okay. Yung ba yung sa lupa nilagay sa taas no? Ay, no. Yung nasa wall. Ah, sa wall. Oh. Ganda pala dito pare pag babuto no? Ayun, so dito pala pinapabuto itong ano, lahat. Ah, ito yung sa wall. Ito yung ginagawa nila. Nakita niyo? Ito po. Ito yung ginagawa nila dito. Ah, pwede. Pwede pala mas maganda ito setup. Tapos lagyan na lang ito ng plywood. O, maganda. Mas malamig. Pala ginagawa yan. Dito pala pinaputol yan. Oh, that's nice. So anyway mga kabigyan, ayun po, tuloy-tuloy lang po trabaho dito. So ikutan natin ang mga containers dito kung anong sitwasyon dito. So yan. Oh, galing. Ayan, so anyway mga kabigyan, nakikita nyo na po, tuloy-tuloy lang po ang pagpuputol, paglalagay nito mga framings, paglalagay nito mga container natin doon po sa may kabilang side. Boss! Ayan, so tuloy-tuloy lang po. Ayan ang ating truck po. Maghahakot po yan.
doon po dadalhin sa may dulo. So anyway mga kaibigan, ayan po, meron ito po yung sitwasyon dito ngayon sa ating Manila COVID-19 na field hospital. Ito po kauna-unahan po sa lungsod na Manila na pinakamalaking proyekto po ng ating gobyernong lungsod. Ayan, dito sa local government, LGU po natin, at sa pangunguna po ng ating Yorme Isko Moreno Magoso with Vice Honey, sa ating mga engineering, sa ating mga kababayan, patuloy tumutulong sa lungsod naman ilang mga privado man na tumutulong sa proyektong ito. So maraming salamat po sa mga contractors po na kumuha po nitong proyekto na to. Well, I'm very pleased to thank you na tuloy-tuloy po, ang galing po ninyo, ang bilis po ng trabaho na to. Sana nakita po natin, sobrang madali na po. Last time, ilang araw lang yun na nakalipas, ito na yung sitwasyon. Ito paano, nakita nyo na, mabilisan po kasi 2 months lang po ang ibinigay dito. So 60 days po, ayan. So anyway, mga kaibigan, magandang hapon po sa inyo lahat. Ito po si Charles Reds, at nag-a-update po tayo dito sa ating Manila COVID-19 Field Hospital. Ayan, magandang hapon po, and God bless you po. God first, Manila.